Magandang umaga po sa mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayong tinatanggap sa kanilang misa. Kaisa ng ating parokya, inaanyahan namin kayo na mag-iisa sa pagpapasalamat sa mga biyaya natanggap mula sa Panginoon. Gayon din, hinihiling namin ay pagdasal natin ang mga tanging kahilingan ng ating mga kapatid. Salamat po. Sa panahon kailangan natin ito.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu bumubuhay, ang salita na may kapal. Espiritu bumubuhay, ang salita na may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang hanggan. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaon kaya'y mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pangat ang kaisipan. Espiritu bumubuhay, ang salita na may kapal. Ang tuntunin ibinigay ng buon ay walang utos. Bibigaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pag-unawa ng isipan, yaong bungang idudulo. Espiritong bumubuhay, ang salita na may kapal. Yaong paggalang sa buon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritu bumubuhay, ang salita na may kapal. Nawa'y itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko, kanungan. O ikaw na pagdihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritu bumubuhay, ang salita na may kapal. Espiritu bumubuhay, ang salita na may kapal. Alleluia, alleluia. Bigayin mo, oo lang ikinig ako sa iyo, mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon na ito sa Marcos. Apuri sa iyo, Panginoon. Noong parang muling pumunta si Jesus sa may bayang Lawa ng Galilea, sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa panghina ng buwis. Sinabi sa kanya, Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang sa Jesus ng kanyang mga lagad ay kumakain sa bahay ng Levi, nakisali sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanan sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa bangkat ng mga Parisayo at tinanong nila ang kanyang mga lagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan. Narinig ito na Jesus ay siya ang sumagot. Hindi na kailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawarin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.
Kristo. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ito yung pagkaya na ipinamanig ng buong may kapal. Una ay maging maliwanag sa atin na tayo ay makamakasalanan. Doon tayo, yun ang pinagkagalingan natin. At tayo ay tao. At tayo ay makasalanan. Bahagi yun ang usahan ay sabi nga natin yun ang ating starting point na pagkilos. Hindi tayo naangil ng mga makasalanan. Tayo ay mga tao. Ang simula ay makasalanan. Para ay tayo ay iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. At sa pamamagitan niya ay tayo ay binigyan niya ng bagong pag-asa na sa gitna ng ating kahinaan ay makakamit natin ang kadakilaan ng walang katapusan na tayo ay maamo mula sa kasalanan at sa epekto nito ng kahirapan at kapahamakan, sakit at isang pagtubod na kung saan ay makita po natin na ito ay inakailan ng ating pangalagaan. Pangalagaan natin yung biyaya niya pinagalong ng Pumay Kapag ang nagdudulog sa kanya ng kaligtasan. Nagdudulog sa atin ng kaligtasan. Yan ang pangalagay yung patuloy natin pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong kapal. At sa narito, makita natin na sa biyaya ito ay ito yung magiging pamantayan natin sa pagkilos sa daigdig na ito. Na pagkabasihan natin na sa pagkilos namin sa daigdig na ito, gawa ng pagliligtas ng binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Kamisan po ay ang tendency natin ay isipin na ba't mo ginagawa yan para maligtas. Yun po ay para sa mga hindi sumasampalataya. Doon ay para pa lamang sa mga nananalig. Doon ay para lamang yung inuutusin po ay kasagutan ng isang naghahanapan ng kaligtasan. Sana po ang maging sagot na natin ang ginagawa yun ay sapagkat sabi nga po ang maging masaya na dapat natin ay sapagkat iniligtas ako ng Diyos. Sabagat binuhusan ng Diyos ng kanyang dugo ang aming pagkakasala. Kaya ako ginagawa ang mga bagay nito. Kaya rin naman ay matulungan natin ang ibang tao na tumugod-dug sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. At usually po, yung ating pagtugod, may tatlong elemento. Kaya lang nais natin balik-balikan sapagkat kuminsan ay
Nakakalimutan natin. Ano yung tatlong elemento na ito? Na kung person ay embedded, nakasa alang-alang mula ng tayong binigyan, yung pakikisa natin kay Kristo. Ito po yung pinakamay ng patutunguhan na ang dawat ang dapat na maging pagkilos na sa pakikisa natin kay Kristo saan? Sa panalangin, sa ating buhay ng pagsasi ng ating pananampalataya at pangatlo sa pamamagitan ng ating pamamahala. So, kung tulusin po yung sumasakop sa pakiisa namin kay Kristo bilang pari, panalangin, pakiisa namin kay Kristo bilang propeta sa pamamagitan ng pakiisaksi sa ating buhay, at pakiisa namin kay Kristo bilang ari, kaya governors. Kaya bahagi mo ng pagkilos na kung saan ay ito po yung maging hapon natin sa ating pagtugon upang sa ganon ay maging daan para ang iba ay magkaroon din ng kaligtasan. At sabi mo na po, isa sa mga patuloy na paanyaya na ibigay mo sa atin, babalikan po ulit natin yung hamon ng mahal na berhen ng Panginoon sa panalangin. Yung patuloy nating pagdarasal. Kinakailangan natin na palaging magdasal. Pagdasal natin tayo na naglalakbay patrubo sa kadakilaan ng pag-aari ng Diyos. Kaya po yung tema na pinagkaroon sa atin yung sa ating anibersaryo ng ating pag-iwang ng lakinig po ang jubileo ng ating diocese ay pasasalamat, pagpapalaganap, at pagkahanap sa pag-aari ng Diyos. Nasa ba yung pag-aari ng Diyos? Nagsisimula ngayon. Nagsisimula ngayon. Saan ay isa pamamagitan ng ating mga pagkilos sa mga nabanggit na pagkilos. Kaya, isang pagtuloy, meron po na napalagay yung pagdarasal natin. Kapag nagdarasal tayo para sa mga makasalanan, hindi nagulugan na hindi tayo kasama doon. Kasi kasama tayo doon. Sabagat sabi nga po natin, bagamat niligtas tayo ng Diyos, bulod ng kanyang paghihirap, pagkamatay ng muling pagkabuhay, ay dahil na sa ating kakainahan bilang tao, sabi nga natin, dahil hindi tayo patulad ng Diyos, mayroon tayong kainahan. Kahit na punong-puno ang Diyos ng kanyang biyaya, ay mayroon tayong kakulangan. Kaya, yun ay palagi natin ang sinasama sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sana po sa mas malawak ng pagkilos, ating dilog. Sabi nga po natin, kahit na po muna doon sa panalangin. Pero alam ko rin ay may pamanig din po natin yung ating pagsisaksi ng ating buhay at yung ating maayos na pamamahala. Pero yung ating patuloy na itinutulog ay makita po natin yung pagdarasal. Matayin po na panalangin.
na may mga taong katulad ni Jesus na kinakailangan ng kapitan sapagat na kayo ang nailangan ng pagliligtas. Nakakailangan ng pagliligtas. Anong ibig sabihin ito? Hindi lang ako. Hindi ako sa atin sapagat may humihingi sa atin ang panalangin. Ngunit tayo mismo ay magdarasal. At tutusin na po ay hanapin natin yung mga taong dapat nating pagdasal. Kinakailangan na hindi na tayo maghihintay na yung lumalapit sa atin. Kinakailangan na yun ay hinahayaan natin na tayo mismo ang lumapit sa kanila upang maramdaman nila yung patuloy na pagmamahal ng Diyos. Kaya po yung aking paanyaya, halimbawa ko, bibisita kayo sa kaibigan nyo, may sakit. Sabihin nyo, kapatid, ayaan mo ipagkasalita. Okay, Maria. Manahimik tayo sa kapatid. Kahit isang kama namin lang. Kahit isang kama namin lang. Magdasal kayo. Na isang kama namin lang. At sabihin nyo, ipagnagdarasal ko siya. So, bahag niyo na kung saan ay mapanagahan natin. Kapag wala yung mga apostolado ng panalangin, kapag kayo patay, ano niya kayo mismo yung tao na magbasal, yung kanyang kapag-anak. Kung isa po tayo nagdarasal, no? On their behalf, okay rin mo doon. Pero dapat kanyahan natin ang samahan mo kami ng pagdasal ko ang nanay mo, kaya ang tatay mo. So paano ang tatay mo? Bigyan mo lang parte. No? O, ikaw magdasal dito ha. Kasi kung isa, para mangyayari, sabi na natin kung isa yung mga inche ng tagaliyak. Kung minsan tayo ay yung nagdarasal, kaya lamang yun na. Kumukuha ng darasal para sa kanila. Pero baka mamaya hindi natin sila tinuturuan na sumama kayo sa rin, kumamahal kayo sa panahal. At isang mga pangalaman na rin, bigyan nyo siya ng parte na sa pagdanasan natin ngayon, hindi, ito, sino sa inyo? Maraming din na lahat sapagkat maaaring marami ang ginagawa sa pagkat nag-aasikaso din ng bisita. Pero, kinakailangan ay matuluan din natin na sila ay kasama sa panalangin. Yun po yung bahagi o na kung saan ay isang hangon na dapat din natin magbigyan ng diin. Na kahit papan lang papano ay maging kabahagi sila ng pagkilos. Kaya po, bahagi rin na kung saan ay may balagaran na natin, lalo-lalo na po yung pagdarasal ng Santo Rosario. Ay, marami po ang hindi pa nakakaalam ng pagdarasal ng Santo Rosario. Hindi lang ako nakapagpaprint pa ng aking panalangin ng panalangin sa Santo Rosario. Pero sa tuwing sa mga ibig-ibig pagkilos, kapag po sinabi natin yung panalangin, ang panalangin natin, lalo-lalo na sa harapan ng buong may kapal. Maliban mo sa panal ng pagdaliro ng Misa. Marami yung mga panalangin. Pero, hindi po nawa na wala na yung kalimutan.
na may mga okasyon na pwede namin turuan ang tao. Kayo, pwede nyo maturuan ang inyong kabataan ng magkasama. Tulad na po ng mga nabanggit kong mga pagkakataon na maging bahagi ng pagkilos. Kasi sabi mo natin, okay lang yun, sila yung pinagdarasal. Pero may mga iba tayo mga kapatid na kinakailangan din natin turuan na manalangin. Hindi sa pulang ayaw na manalangin dahil sa hindi nila alam kung paano gagawin. At yung kadahilanan na nabanggit ng pagtilos. Pero may mga okasyon, may mga okasyon na makipulos natin sila sa nabanggit na gawa. Kaya po kumiso, siya sa ating iba na marami sa atin ay hindi marunong magdasal. Bakit? Sapagkat hindi siya naging tapos sa pag-alala. Yung pagpasok ni Jesus sa bahay ni Bubay o ni Levi, alay ko mo ng magiging si San Mateo, ay makita po natin na isang berigo na pagkilos. Kung tawagin na natin ay isang napaka-tahan na pagtugon na iniimbitahan na Jesus ang mga tao nagkasama. So, ipanalangin din natin na nawain magkaroon din tayo ng lakas. Baka magkasabi ko na ako, itong mga bagay nito ay bahagi. Ito yung nangis kong ibahagi sa inyo. Kasi kumisa sinasabi natin na kapag yung pari, okay na yun. Pero, ay, hindi lang po ang pari. Kaya kinakailangan natin i-multiply. Kayo ang mga pagkawagin natin ng force multiplier sa larangan po ng pangalangan na kultusin, ito yung pinakamalakas na sa atin, pero sabi nga po natin ay hindi pa natin nagagamit ng buo. So, kinakailangan na maghindaan tayo na turuan natin ang mga mananampalataya na magdasal. Itong dalawang instances na ito ay mga pagkakataon na maaari po natin sila ay makasama natin sa pamalaan. Sa mga panahon na tayo dadalaw sa mga may karamdama, sa mga panahon na tayo ay magdarasal sa mga patay, ay bahagi po ng pagkilos na sila ay hindi lang mo kayong magdarasal, ay sila ay kasama sa inyong nabanggit na panalangin. Ito yung hamon na patuloy na pinapahayag ng Diyos. Makaparami po ang tulusin. Yung hamon na pinamaning ng Diyos na kapag. Pero yun lang yung ating munang bigyan ng pansin. Sapagkat kahit ako minsan, sabi ko nga po, yung hamon na pinagkakaloob natin sa larangan po at ipawa ng social concern. Medyo mahina pa kaya ko. Hindi po yung pinagdarasal natin ang makapag makapagbalangkas ng mga programa na tumutukoy
sa pandipunang katatayuan. Alam, hindi naman pwede tayo magpalangkas na walang tao si Diyos. So, kung po sila may malabag pa mga pag-Diyos, pero siguro po ay dito muna sa panalangin kasi at least mas matatawa natin at medyo atyong lang tayo. Kaya lang kinakailangan pa natin ng konting push. Siya pala tumisa na hiya tayo. Kaya sabi, hindi naman ako pari. Hindi naman ako madre. Bahagi yun ang pagtugon yun sa panawagan ng buong ikapal. Kung sa larangan lamang ng panalangin ay wala na tayo, ay sa ibang larangan ay mas mahirapan tayo. Sabagat ang lahat ng pagkilos, lalong-lalo na para ang mga mananampalataya ay mapalapit sa Diyos, ay palaging nagsisimula sa panalangin.
Ama namin, dumita ang iyong pagkatawang ka ang aking kapulong naman sa ating nagawa. Upang siya na iluwang ang Maria ng ni bumawas sa pilalabang ng pagganap sa pagkabirin ay magpaging dapat makalundan mo ang aming paghahayo. Si kapagkabatawan ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama ko at ang Espiritu sa ako ang kasawa ng mga ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At sa Diyos sa inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoon ang aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kung nakapangyarihan, tunin ng marapat na ikaw ay aking pasalamatan. Bukod mo ang pinagpalaman ng Ina na sa Kristo, mahal na piring at upuri na dadalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang namilingam sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Diyarin bilang iyong mabangalipin na iyong binigyan ang tungkulin kumalingan sa anak ng panlumpos namin. Kaya ay isa ng mga angel na nasisiawang ng pagpuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan. Kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay bumalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkatuloy muling pagkabuhay ng mga pinangyari namin sa iyo. Ang tinapay